the death of Jesus Christ sa kanyang magandang loob sa oras na ito, mga kapatid. Dito naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ayon po sa kanyang magandang loob sa bawat isa ngayon na nakatingin na ating live streaming. Sumasa atin ang kapayapaan, biyaya, magandang loob na ating Panginoong Hesus Kristo. So sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil maghapon sa ating pinag-aralan, mga kapatid, hallelujah, diyan po tayo sa pahayag in chapter 7 in verse 9 up to 17. So, marami pa, mga kapatid, ang mga verse diyan na ating pag-aralan at napakarami po na dapat malaman natin sa mga verse na from the 9 to 17. So kahapon, yan lang po tayo sa verse 9 hanggang sa 10. So mataas po ang discussion natin kasi maraming mga verse po na kinakailangan i-follow up natin upang na maintindihan natin at maunawaan natin ang salita ng Diyos. So ito po yung lingkod, Pastor Lito Maka sa Pag-isa po ng Apostolic Believers for Christ. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ipinag-aaral po natin ang salita ng Diyos dahil napakalaga po ito, mga kapatid, sa ating bawat isa. Nanais ng Panginoon na talagang makamit natin, hallelujah, ang kaligtasan na ating inasahan. Dahil wala namang tao siguro na ayaw ng kaligtasan, subalit, mga kapatid, kung sa ating pamuhay, marami pa tayong dapat malaman na hindi po natin nalalaman. So dapat lang magtiyaga po tayo ng salita ng Diyos. Dapat na ating pagbigyan ng Panginoon ng pagkataon sa pamamagitan ng banal na aklat upang na tayong lahat talaga ay magkaalam ng buong katotohanan. Kasi hindi po pwede, mga kapatid, na umaasa lang po tayo sa ating karunungan ngayon na akala po natin na tama na po itong ating kalagayan ngayon, Christian ako, bautismado ako, pastor ako, at saka may pananampalataya ako. Subalit, mga kapatid, marami pang mga salita ng Diyos na dapat din malaman upang na ma-share naman natin sa iba. Kasi ito po ang layunin ng Diyos sa ating bawat isa, na dapat lang na ang salita ng Diyos ay makikisa po tayo sa katotohanan. Kasi ang katotohanan po, ito po ang nagbigay po sa atin ng kalayaan. Na yan po yung nakasulat po sa John, in chapter 8 in verse 32, na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang mapapalaya sa atin. So mga kapatid, ito po yung ginagawa natin. Sinabi ko na ang reliyon natin po ay isang title lang po ng karatulayan ng ating samahan, subalit ang kaligtasan nasa salita ng ating Panginoon. So kahit anong reliyon naman ngayon na nakatingin ng live natin, so hindi ko naman sinasabi na mali ang inyong reliyon. Kasi ang reliyon, hindi po yan kasali sa kaligtasan. Ang reliyon, may iwan yan sa lupa, pero ang ating kaligtasan nasa ating pananampalataya at paggawa ng salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. So kami po mga Apostolic Believers for Christ, hindi po kami nag, hallelujah, pili ng tao, tanggapin ang salita ng Diyos, tinatanggap namin sila, kahit naman ito matanggap, basta magtanong lang kayo, mayroon naman tayong kasagutan dyan sa pamamagitan ng banal na aklat. So lulubi ng Panginoon, kung darating ang panahon na magkaharap po tayo o magtanong kayo sa hallelujah, salita ng Diyos, pwede kayo mag-message po sa inbox po ng ating hallelujah Facebook account. Pwede kayo magtanong kung ano ba ang karagdagan na ating kalaman. Dahil mga kapatid, napakalaga po na sa ating bawat araw na ipumuhay, dapat masiguro na po natin na kung alis tayo sa limutan, ay doon talaga ang ating patutumuan. Kasi hindi po lahat na nakakilala ng Panginoon at tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Yung sumusunod lang po ng salita ng Diyos. Kaya kung ang reliyon natin ngayon minsan po ay ipinagmalaki natin at ipaglaban po natin, so hindi po, mga kapatid, yun po ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapatibay na ating pananampalataya. So sa bawat araw na ating ginagawa, siguro marami na po tayong natutunan at marami na po tayong nalalaman tungkol po sa kaligtasan. Kasi nakita po ni Apostol Juan,
Hallelujah, doon sa luklukan ng Panginoon na napakaraming kaluluwa doon, no? Iba't ibang wika, iba't ibang bansa, lahi, no? So nandun na po sa luklukan ng dambana ng Diyos. So ngayon, paano natin mapaniguro at paano natin, hallelujah, malalaman na kung alis tayo sa libutan, doon din tayo pupunta sa luklukan na yan, yung dambana na yan, nandun na po si Apostol Pablo, mga apostolis, mga propita, nandoon na po mga kapatid. Praise God. Nandoon na po sa karangalangit ang mga apostolis, mga kapatid, mga propita, nandoon na din sila. Praise God. Kaya napakalaga po na malaman natin na paano tayo mapaniguro at malaman natin na tayo talaga ay makapunta doon. Hallelujah, sa luklukan na yan. Na yun po sinasabi ni Apostol Pablo sa second Timothy in chapter 4 in verse 6 up to 8. Na yun po ay pinapaliwanag ni Apostol Pablo na sakaling alis na siya, mga kapatid, sabi niya, dumating na ang araw na aking pagpanaw, mistulan akong ihandog doon sa dambana ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ating pag-alis pala sa sanlibutan, pagkamatay po natin, tulad ni Kristo po na naghandog po siya sa pamamagitan ng kamatayan. So ibig sabihin, kung tayo alis sa libutan, mga kapatid, ay talagang doon ang ating destinasyon. Kaya ang tema natin dito ngayon, mga kapatid, sa pahayag in chapter 14 in verse 13. Na ito po ang ating mabasa, hallelujah, sa Tagalog Bible. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay, nangamatay na sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu upang sila'y makapaghinga ng kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. So ito po ngayon ating tema, mga kapatid. Hallelujah. Ito po sa English Bible. And I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, set thy spirit that thy may raise from their labors, and their work do follow them. So, susunod. No? Mapalad. Narinig niya ang tinig mula sa langit. And I heard a voice from heaven saying unto me, nagsasabi sa akin, write, isulat mo, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Pinagpala ang namatay ngayon na nanglingkod sa Panginoon. So yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, haluya. Yea, see the spirit that thy me raise from their labors and their works do follow them. So ito po, mga kapatid, na sasama sa kanila ang kanilang magawa. Ngayon, mayroong namatay, mayroong sinilang, at saka sabihin natin, hindi nila alam kung saan ang patutunguan. So malaga po, mga kapatid, haluya, na dapat alam natin na sa ating pamuhay ngayon, sana alam po natin kung saan ang ating destinasyon kapag tayo ay alis sa libutan. So pinagpala ang namatay. Haleluya. Na yun po, kung namatay po tayo, na hindi po tayo naglingkod sa Panginoon, paano tayo pupalain? Kasi ang sinabi dito, ang naglilingkod, praise God, haleluya, na ito po ay napakalaga sa atin. Na hindi po na nananampalataya lang po tayo na may Panginoon at saka nagsisamba tayo bawat linggo at sabihin natin meron tayong alam ng salita ng Diyos. Subalit, mga kapatid, hindi pa po tayo karapat-dapat sa kariyan ng langit. Kasi ito po na naglilingkod talaga. Ngayon, ang naglilingkod sa Panginoon, alam niya ang kalooban ng kanyang Panginoon. Kaya hindi po hanggang lang po sa pagkapastor, hanggang lang po sa pagkabautismado, may bautismo na po tayo, hanggang din sa ating pananampalataya, kailangan may alam tayo kung ano ang kabuuan, ano ba ang kailangan gawin ng mga Kristiyan kung pastor o mananampalataya.
Kasi pag namatay po tayo, sigurado po, kasi naglilingkod. Ano ba ang paglilingkod? Hanggang ba sa pagkapastor lang? Sa pagsamba lang ba ang paglilingkod? Sa pananampalataya lang ba ang paglilingkod? At saka sabihin natin, mayroon tayong alam ng salita ng Diyos, ngunit wala tayong gawa? So hindi po, kasi mapalad ang gumagawa. No? Naglilingkod. Pag naglilingkod ka, may gawa ka. Hindi pwede na, nampalataya lang ako ngayon, ako bautismado na, Christian na po ako ngayon, pastor na po ako ngayon. So hanggang lang siguro dyan, yun ang iba. Pero mga kapatid, hindi po sinasabi ng mga aklat na dahil ikaw Christian na, bautismado ka na, magsimba ka lang, makikinig ka lang, maraming mga salita ng Diyos na para sa mga Kristohanon. Maraming salita ng Diyos na para po sa mga lingkod. Maraming salita ng Diyos para po sa mga pastor. Hindi po ang salita ng Diyos para lang po sa sabihin natin walang alam. Mas lalo tayo na may alam. Dapat ay saliksikin natin ang kasulatan na ang ating kaalaman ay talagang hindi po tayo magkukulang. Kasi ang banal na aklat, ito po ang nibigay sa atin ng sabihin natin pag-asa. Kasi kung wala kang napakinggan, papaano ka rin makagawa? Kailangan mo na makinig at saka gawin mo yung iyong napakinggan. Kasi kung i-blikan natin mga kapatid, ito ang iglesia sa, hallelujah, Sardis, kung pakinggan natin. Ito po iglesia ng Sardis, mga kapatid. Siguro ating reliyon, wala tayong ipagmalaki kasi hindi nakasulat sa Biblia. Pero itong reliyon, itong iglesia sa Sardis, mga kapatid, na ito po'y pinadala ng Panginoon, sa Revelation Kapitulo 3, versikulo 1 at 3. Pakinggan natin. Ngayon ang mabasa natin, hallelujah, sa Iglesia. Doon po sa, hallelujah, sinasabi dito sa Iglesia sa Sardis. Pakinggan natin, ito po ay mahalaga. Kasi ito po, iklima natin tayo, pastor, Christian, at sabihin natin na nananampalataya. Subalit mga kapatid, hindi lahat ng Christian, hindi lahat ng putismado, hindi lahat ng pastor ay sumusunod ng salita ng Diyos. Mayroong pastor pa rin na hanggang lang po sa ang gawa nila sa bylaws at saka sa kanilang doktrina. So hindi po pwede yan. Kailangan alam natin ang buong kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon kay Josue, ang salita ng Diyos ay pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang na ikaw po ay pagpapalain ang iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa. So ang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi, napakalaga po ito. Hindi kayo naghintilap tayo ng midweek service, sa Wednesday lang po at saka sa Linggo, pero sa araw ng hallelujah, sabihin natin na hindi mo pinaghandaan, parang hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos. Dapat lang mag-aral tayo. Kaya ibig sabihin, makinig lang po tayo. For example, ako ngayon nag-aral ng Biblia at sinishare ko naman sa inyo. So kahit naman hindi kayo magbasa ng Biblia at saka subaybayan niyo ang live at saka makinig kayo ng salita ng Diyos at kayo po ay mag-take note ng mga girls, so mayroon na kayong malalaman. No? So kapag naka-TikTok yan mga verse, siyempre, kuha kayo ng Bible, tingnan niyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Oh, di, diyan na po kayo mag-umpisa. No? Umpisa na kayo magbasa ng Biblia kasi mayroon na kayong mga verse na iyong nakukuha at sa kasulitan diyan, matatagpo ating pananampalataya. Kasi paano natin masiguro? Mga kapatid, pakinggan natin na iglesia ng Sardis. Ito po iglesia ng Diyos sa Sardis, kasama po ito sa pitong iglesia dito sa Asia. Pakinggan natin. As anghel sa iglesia na Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi na may pitong espiritu ng Diyos na may pitong bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw nabubuhay at ang totoo ikaw ay patay. Magpuyat ka at patibayin mo ang mga bagay na titira na malapit ng mamatay sapagkat wala kong nasumpungan na iyong magawa na sakdal sa harapan ng aking Diyos. Oh, Iglesia sa Sardis. Ngayon, ipagmalaki natin ating reliyon. Subalit mga kapatid, hindi tayo makapagpatunay. No? Kung ang ating magawa ngayon talagang tama na ito. No? Simba lang ako, makinig lang sa pastor. Maniwala ako sa pastor kasi bright yan. Malaking aralan yan. Kung lang yan maging attorney. Oh, maging piskal yan. Hanggang dyan ka lang. Pinagandaan mo ang midweek service. Hanggang Wednesday, nandun ka naman. Oh, hanggang lang dyan. Pero marami pang salita ng Diyos para sa mga Christian na dapat natin gagawin. Mga kapatid, hindi natapos dyan, bautismado na po tayo.
Hindi natapos na pastor na tayo, marunong tayo mag-preach, marunong tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Pero marami pang salita ng Diyos na dapat natin malalaman na ito talaga isagawa natin. Hindi pwede na dahil matagal tayong lingkod, pastor, matagal ng lingkod, Panginoon, nag-aral ng Biblia. Pero marami pang mga bagay na hindi pa natin nagawa na dapat natin gawin. So yun po ibig sabihin. So ngayon, mapalad ang namatay, naglilingkod sa Panginoon. Mapalad. E ngayon, kung nanampalataya ka lang, oh, pastor ka na, nanampalataya ka lang, batismado ka lang, mapalad ka kaya kung mayroon pa mga bagay na hindi mo nagawa? Ito po yung Iglesia Sardis, sa verse 3. Alalahanin mo kung paanong iyong tinatanggap at narinig at ito'y tuparin mo. At magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat, para riyan akong gaya ng isang mananakaw na hindi mo nalalaman kung anong panahon para riyan ako sa iyo. So ito, Iglesia ng Sardis. Kahit na po sila, pinagmalaki ng Panginoon Iglesia talaga niya doon sa Sardis. Pero mayroon mga, sabihin natin, samahan doon na nakikinig. No? Nakikinig na hindi ginagawa ang napakinggan, pero sakop na Iglesia ng Diyos. O. Sila po Christian, kasi hindi po pwede sabihin niya na Iglesia ng Diyos, hindi Christian. Christian din ito, no? Sa sabihin natin lugar ng Sardis. Pero mga kapatid, dahil po sila ay nakatayo sa Iglesia ng Diyos, talagang sigurado na ba? Oh? Ang sabi sa verse 1, akala nila ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. Ang ibig sabihin, ang akala siguro ng iba, ah, pastor ito, ah, Christian ito. Napakaganda magpuri. Pero mayroon siyang napakinggan na salita ng Diyos na hindi ginagawa. So paano natin masiguro? Kasi ang sabi nating tema, mapalad, no? Praise God. Pinagpala ang naglilingkod. Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Mga kapatid, ito ang dapat nating malalaman. Nakita ni Apostle Juan sa Kapitulo City, Versikulo 9, doon sa langit, iba't-ibang lahi. Oh, iba't-ibang lahi ang nakita ni Apostle Juan. Pinadayaw City 9, basahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako, narito, isang lubhang napakarami na di mabibilang sinuman mula sa bawat bansa, lahat ng mga angkan, bayan, mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na narumitan ng maputing damit na may mga palwa at kanilang sa kanilang mga kamay. Mga kapatid, nakita na po doon, pag-anim pa lang ito ng silyo, nandoon na po, pinapakita ng Panginoon doon sa Garden of Light, Apostle Juan, kung gaano karami. No? Gaano karami ang mga lingkod ng Panginoon, nandoon na po sa kanyang dambana. Makaluluwa po ito, mga kapatid. Makaluluwa po ito. Doon sa dambana, wika, bansa, lahi. So, sabihin natin, Pilipino, Japanese, American, Chinese, Indonesian, ano bang klase na sabihin natin na lahi dito sa lupa. Nandoon na po, pang-anim pa lang. So, pang-anim pa lang na silyo, mga kapatid, kumpleto na po ang bilang na hinihintay ng Panginoon. So ngayon, dapat tayong mag-ingat sa ating paglilingkod. Dapat tayong mag-ingat sa ating pamuhay. Kung itong pamuhay natin ngayon, wala na ba tayong pagkukulang? Tama na ba kaya ito ngayon na sa pastor lang po tayo umaasa? O, kasi sabihin natin, may bylaws natin, no? May bylaws at saka may doktrina. So mga kapatid, napaka-importante po yung bylaws doktrina na i-review po natin yan. No? Kailangan i-review natin yung bylaws doktrina natin. Baka akala mo lang, tama yung nakasulat sa bylaws at saka tama yung ibig sabihin ng Espiritu Santo. E baka may bikil dyan. No? Baka yung bylaws na sabihin natin hinahawakan, hindi mo binabasa at hindi mo inaunawa. Kasi akala mo, gawa ito ng mga pastor. Ito po ay ginawa nila, mga pastor. Pero dapat, mga kapatid, i-review niyo yung bylaws ninyo. I-review yung bylaws at saka pag-aralan ninyo. At hingiin natin sa Panginoon ang pangunawa kung talaga yun ba talaga ang ibig sabihin. Kasi may bylaws ngayon na akala lang natin mabasa talaga, pero ang pangunawa iba po. O, iba po ang pangunawa. So dapat mag-ingat po tayo dyan. Yun po ibig sabihin,
dapat, kahit pastor tayo ngayon, Christian tayo, bautismado tayo, pero dapat lang magtiyaga tayo ng salita ng Diyos. No? Dapat pakinggan natin ang pagtuturo ng katotohanan. Kahit sabihin ang kanilang iglesia ng Diyos, okay lang po yun. Pakinggan lang natin ang kanilang pag-aaral kung ito ba talaga ay isang ayon sa banal na aklat. Kasi mahirap na po. Kasi ito po sa verse 9, nakita na po sa luhan sa pang-anim pa lang na tatak, nakita lang doon sa kaharian ng langit, doon sa dambanan ng Diyos, ang ibang kaluluwa na lahi, no? Iba pang lahi. Mga kapatid, wika, bansa. So lahat, buong bansa. Anong bansang Japan, bansang Pilipinas, bansang Amerika, China ba, ano? Nandoon na po sa pang-anim pa lang natatak. Kumplito na. Kasi, pagbuksan ang pampitong tatak, titinig ang trumpeta. Yun po ibig sabihin. Patuloy natin. Dito tayo sa verse 10. Sa Pahayag chapter 7 verse 10 hanggang po 17. Ulitin ko po. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay suma sa ating Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. So ang pagliligtas ay suma sa ating Diyos at sa luklukan ng kordero. So malapit na talaga, kasi dito pa lang, mga kapatid, sa pang-anim na tatak, buo na po ang bilang ng mga hintil na hinihintay ng Panginoon na maglilingkod ng tapat. Kasi marami mga hintil ngayon bautismado, ngayon nabaslide sila, naghintay naman ang Panginoon ngayon na makahulip sa kanya, kasi backslide na po yun, na bumalik na po sa makasandimutan. So kailangan, mayroon naman papasok para ang bilang continuous po. Na tulad ng mga panahon ng mga apostolis, bawat araw na bautismuhan, nakasama po sa bilang, mga kapatid sa mga apostol. So ngayon, may nagpabautismo naman ngayon, dahil kapatawaran ng kasalanan, hinabol lang pong kapatawaran, upang na mapatawad sila, pero hindi naman lilingkod sa Panginoon. So hindi po makasama ng bilang yan, no? Hindi makasama, kasi ang makasama ng bilang lang, yung hindi mabura ang pangalan sa aklat ng buhay, yung mananaig, mga kapatid. Kahit sabihin natin, ah, pastor ako ngayon, Christian ako ngayon, bautismado ngayon. Pagdating ng panahon, nalalabig po ating pananampalataya at bumalik naman tayo sa makasalimutan po buhay, buburahin po tayo sa aklat ng buhay. Mabasa po natin yan sa Pahayag, chapter 3, verse 5. Na siyang mananaig ay dadamitan ng puti at kailanman hindi ibuburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, nakasulat na po sa aklat ng buhay ang pangalan natin. Kasi yun po ang totoo na kung maglilingkod tayo sa Panginoon, ang pangalan po natin, makasulat na po yan sa aklat ng buhay. Ngayon, kung makasulat na po ang pangalan sa aklat ng buhay habang naglilingkod tayo, mga kapatid, hindi mabura yan. Pero kung mabakslide po tayo, babalik naman tayo sa makasalimutan po muhay, hindi po tayong lingkod sa Panginoon, matismado na ha. Pero pagdating ng panahon na tayo po ay mabakslide na po, tayo na po magbalik sa salimutan, so hindi pa tayo buburahin kaagad. Pag namatay tayo, no? Pag namatay tayo na nandyan tayo na namatay sa ating makasalimutan po muhay, mabubura tayo dyan. At sa kamagitan naman ng Panginoon na makadagdag naman sa tao na yan, na sana naging Kristiyano po siya, nandiyan na po ang tatak sa kanyang noong pangalan ni Jesus, pero subalit na bumalik siya sa makasalimutan, sumawal ang kabuluhan yan. Kasi buburahin talaga yan, mga kapatid. Kasi ang tatak sa noong natin sa pangalan ni Jesus sa bautismo, yun lang po ang isang tanda na tayo talaga ng Kristiyano ito sa salimutan. At saka si Apostol Pablo, sinasabi talaga niya sa Galatia 6:17, na huwag na akong gambalahin ni naman sapagat dala ko na ang marka sa pangalan ni Jesus. Kasi si Apostol Pablo, before siya naging apostol, bautismado po si Ananias. Yan po sa Acts 22 verse 16. Ngayon, nang habang tayo naglingkod sa Panginoon, hindi mabura po ang pangalan natin. Kaya dapat talaga ito maglingkod. Ngayon, kung Christian tayo ngayon, hindi na po tayo naglilingkod kasi na sabihin natin na nalalamin po ating panampalataya dahil kay pastor, dahil kay brother, dahil kay sister, yun ang dahilan na ang magandang sama, nagkahiwalay po. Kasi ang puot ng puso, yun po ang nanaig. Ngayon, kung maabot ng ganang kamatayan dyan, mga kapatid, hindi ka makasali ng bilang kung ang puot, mga kapatid, hallelujah, ay nasa iyo hanggang kang namatay. Pero kung, mga kapatid, sa ating pag-Kristyan, sa bawat araw sa ating pamuhay, kailangan talaga ang salita ng Diyos ang ating gagawin. Hindi po ang ating sariling naramdaman. Kasi minsan po ang puso natin,
Nagdiktar po ng mali yan. Tandaan po natin. Minsan pa puso natin, nagdiktar po ng mali. Kahit Kristiyan po tayo, pastor po tayo, pero kung mananaig sa puso mo ang makalaman, no? Pag makalaman ang mananaig sa ating puso, mahiwalay tayo sa kalooban ng Diyos. Mahiwalay tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sinusunod mo na ang makalaman. Nasa iyo na ang puot, madali kang maghusga, at saka nakapasok sa puso mo yung ibang pamumuhay, nang sinungaling ka na, nanihira ka na ng kapwa mo, at saka namamataas ka na yung sarili. So yun po ang nagpaparumi sa ating sarapan ng Diyos. Mateo 15:19-20. Nasabi ng Panginoon, nanggaling sa puso ang pagmamataas. Pakinggan natin upang mabantayan po natin ito. Please God, 15:19-20. Ganito po ang nakasulat sa Mateo 15:19-20. Pakinggan po natin, mga kapatid, haluyan. Sapagkat sa puso nanggaling ang masamang pag-iisip, sa puso nanggaling ha, habang tumitibok ang puso natin, hindi po ito maalis sa puso natin kung ang salita ng Diyos ay hindi natin papasukin. Pero kung ang salita ng Diyos na po sa puso natin, wala na po itong ugali na ganito. Tandaan po natin yan. Kapag nasa ating puso ito, wala sa ating puso ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pastor tayo Christian, nanampalataya, mag-ingat po tayo na sana mapatunayan natin sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, na talaga nasa puso natin ang kabaligtaran dito. Ganito po. 19. Sapagkat sa puso nanggagaling masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangalunya, pakiapid, pangnanakaw, pagsaksi ng walang katotohanan, paninirang puri. Sa verse 20, ito ang mga bagay na napakahawa at mapaparumi sa harapan ng Diyos. So ito mga kapatid, kahit sabihin natin Pastor Christian, habang may puso tayo, kapag hindi natin mabantayan ang ating pag-iisip at sa ating ramdaman, minsan po ang ating pag-Christian ay parang hindi na kapaniwalaan. No? Kasi kagad tayo nanghusga ng kapwa, galing sa puso yan. Di ba sinasabi dito, nanghusga ng kapwa. So, nang malaki sa buhay, pagpatay, nakiapid, pangalun niya. So, galing sa puso yan. O. Ngayon, kung sa puso mo, hindi naniniraan ang salita ng Diyos, ito ang lalabas. Pero kung nasa puso lang ang salita ng Diyos, ayun talaga, ang ginagawa natin ang salita ng Diyos. Pero kung nasa tao ang pumuhay na ito, mga kapatid, nagmamataas ang kanyang sarili, ibig sabihin na parang mayabang. No? So wala sa kanya ang salita ng Diyos. Huwag tayo mong mayabang, huwag tayo mong mataas. Kasi anong mataas sa harapan ng Diyos, hindi po yung kalulugdan ng Diyos. Sa ibaba po yung lalagay, doon po sa dagat-dagatan apoy, naghihintay po sa mga taong ganyan. So ito po nagpapakahawa. Ngayon, ang ating tema, mga kapatid, hallelujah, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. So pagpalain talaga tayo, mga kapatid, na namatay na nasa Panginoon. So sana ganun ang pumuhay natin. Paano sabihin natin sa Panginoon, pero ang ating ugali, iba. Oh. Kasi ang pagpalain yung nasa Panginoon, sa iyong pag-iisip, sa iyong naramdaman, sa iyong pananalita, sa Panginoon. Yun ang pagpapalain. Nasabihin natin ngayon, itong namatay ngayon na hallelujah, umaasahan po ng kanilang karunungan. Saan ang punta nila? Mayroon hatol. May hatol sila. Pero ang napaka-importante, mamatay po tayo ng lilingkod, mga kapatid. Yun po ang mahalaga. Mamatay po tayo ng lilingkod sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin sa Filipos 1:21, nasabi ni Apostol Pablo, para sa akin ang pagkabuhay kay Kristo at ang kamatayan ang pakinabang. So, ganyan talaga ang pumuhay Kristiyan. Ngayon, kung naghangad tayo ng kaligtasan, nasikita pala talaga ni Apostol Juan sa Pahayag 7:9, napakarami na doon kaluluwa sa dambana ng mga iba't ibang wika, bansa, at saka sabihin natin, lahi. Marami doon. Pang-anin pa lang ha. Ngayon, sa pang-anin na silyo o tatak, kumplito na po. Kaya nga, binalik na si Israel ang kaligtasan kasi sa Pahayag chapter 7:1-8, tatak na po yan ang 144,000 mangka ni Israel kasi tapos na po ang hintil. Buo na po ang bilang na hintil. Kasama po tayo dyan kung hanggang ngayon, mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Bakit natagalan ng Panginoon? Kasi maraming Kristiyan ngayon, botismado, walang pagbabago ang pamuhay, ibig sabihin. Walang pagbabago ang kanilang mga pananalita,
Walang pagbabago ng kanilang pag-iisip. Kristiyan na nga. Bautismado na. Pero sila pa rin ang sanhi ng mga hindi pa nabautismuhan. Kasi sila po ang salamin. Tayo po ang salamin ng ibang tao na hindi pa po sila naakay sa Panginoon. Ngayon, paano sila maakay natin na imbisik ko ang mag-akay, ikaw na po ang nagtutulak? Ay, ibig sabihin, kahit na ikaw Christian, hindi siya makaintindi na yung ugali. Kaya napalayo na siya. Pero kung ang isang tao na hindi pa Christian, makita sa iyo ang kabutihan at saka sabihin natin nakakatulong sa kanyang pamumuhay, malapit talaga yan sa iyo. Oh? Kasi mabait ito, matulungin at saka madali po itong lapitan at saka hindi ko nakikita sa kanya ang masama na ugali. Di malapit sa iyo ang tao. Ngayon, kung Christian ka, pastor ka, may pananampalataya ka, pero ang ugali mo, napalayo ang iyong kapwa. Bakit? Hindi ka maintindihan. Ang panilita mo, hindi nakakabuti. Oh. Ang naramdaman mo, hindi nakakabuti. Kasi makikita yan, lalabas talaga yan sa ugali mo. Kung anong laman ng puso mo, lalabas yan. No? Parang salamin, mga kapatid, tayo. Ang ating pumuhay sa salimutan, parang salamin tayo. Nakikita ng tao ang kanilang mukha, gaano kaganda. Pero pagtingin ng salamin, pagtingin ng mukha nila na hindi nila gustuhan, so hindi ka pwede. Hindi ka naiwan ng kanila. Tingnan mo yung salamin dito sa... Bili ka ng salamin. No? May salamin kasi na pagtingin ng mukha mo, parang rainbow. No? Hindi ka hindi na magustuhan ang salamin na yan. Iniwan, itinapon mo. O, pali, bili ka naman ng bagong salamin. Yung salamin na makita mo yung mukha mo na talaga ikaw yan. Kasi may salamin talaga na hindi nakakabuti ang iyong mukha kung ikaw ay tumitingin. Minsan, natuling ang mata mo sa salamin. O, hindi. Tinapon mo yan. Walang sildin salamin yan. Tulad sa ating pag-Kristiyan, salamin po tayo ng tao. Makikita nila ang kanyang mukha sa iyo, masayahin. No? Masayahin siya at saka nakita niya na itong tao na ito matulungin at saka madaling lapitan. Napalapit siya. So yun po ang paraan na ikaw din makapagbigay ka ng paraan na ang salita ng Diyos, imasir mo naman sa kanya. Hindi, napalapit siya sa Panginoon dahil po sa iyong ugali. Pero kung ugali natin masama, Christian na nga tayo, pastor tayo, manampalataya tayo, pero sa ating mga ugali, parang hindi ka paniwalaan, yun po ang mag-ingat po tayo, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Yung pinakasulat sa Santiago Kapitulo 1, Versikulo 27, na ang relihiyo na dalisay sa harapan ng Diyos, yung mga tao na dumadalaw ng mga ulila sa mga balo, at saka nag-iingat ng damit na huwag mahawaan ng salimutan. Yun po ang relihiyo na dalisay. Pero kung ipagmalaki natin ang relihiyon, subalit sa ating pag-ugali, halos makasalimutan, pumunta sa kahalayan, pumunta sa diskuhan, naglalasing, pumunta sa mga sabihin natin lugar na sabihin na kasayahan, pero hindi naman nakakabuti sa mata ng Diyos. So ganon, yun ibig sabihin na masama. Christian na nga, pero bakit marami pa ang something o gawa ng isang Christian na minsan po yung hindi Christian, hindi po sila naaakay dahil kahit naman sila hindi Christian, hindi nagustuhan ang ating pag-ugali. No? Paano sila maniniwala? Paano sila maakay sila? O? Paano mo sila maakay samantalang ugali mo, hindi nila nagustuhan? Pero kung ugali mo nagustuhan nila, malapit yan sa iyo. At yun po ang panahon na makapag-sir ka naman ang salita ng Diyos. At saka ang Diyos, maparangalan. Pero kung Christian ka, inangin mong Christian, pero hindi makita ng tao ang ating pag-Christian, sayang lang. Christian, sayang lang po ang panahon na binigyan ng Panginoon sa atin. Nakita po ni Apostol Juan, napakarami, mga kapatid. Balik tayo sa Revelation, kasi dito po ang ating pinag-aralan kahapon. Hindi po tayo natapos kasi maraming versikulo kasi. Sa verse 10 na sinasabi niya, sa verse 11, at ang lahat ng mga anghel na nakatayo sa palibot ng luklukan at ang matanda na apat na nilalang na buhay, sila ay nagpapatira pa na sa harapan ng luklukan nagsasamba sa Diyos. So, sumasamba po sila kasama mga anghel, kasama itong apat na nilalang, itong buhay na ito po ang nagsalot ng lupa, no?
Ito pong linalang na apat, ito po ang nagsalot ng lupa, mga kapatid, na sugo ng Diyos. No? Nandoon, desidaluya. Ito po mga anghel na sugo ng Diyos, na ito po ay nagpatik, itong apat, nagpatik po ito, hallelujah, ng angka ni Israel. Apat na yun lang. Apat na anghel. Mabasa natin yan dito sa Revelation City. Pakinggan natin sa verse 1. At pagkatapos ito, nakita ko ang apat na anghel. So, apat pala na anghel yon, apat na lang. So, apat na anghel, nagtatak po yan ng angka ni Israel. So, hindi na po bautismo. Ngayon, ang tatak natin, bautismo po ni Pastor. No? Kapag bautismo na po tayo sa pangalan ni Jesus, so, tatak, yun po ang nagtatak sa atin. No? Pero dito po sa last day, sa buo na po ang bilang, sa pang-anim na tatak, ibalik si Israel ang kaligtasan. 144,000 tinatakan ng apat na nilalang, apat na anghel, mga kapatid. Yun po ang mga araw na pang-anim pala ng silyo. Ngayon, buksan natin ang pampito mamaya. Sandali lang. Pampito, buksan natin mamaya yan. Sa verse 12. At nagsasabi siya nawa, pagpapala, kalatian, karunungan, pagpasalamat, karangalan, pagkapangyarihan, kalakasan, nawa ay suma sa ating Diyos magpakailanman. Kailanman at siya nawa. So ito po ang ginawa ng mga anghel doon sa luklukan, sa dambanan ng Diyos. Sila po yung nagpupuri. At sinabi na ang pagpapala, kalatian, karunungan, pagpasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, naway suma sa ating Diyos na makapangyarihan, magpakailanman, siya nawa. 13. At sumagot ang isang matanda, nagsasabi sa akin, ang mga ito na nanaramitan ng maputing damit ay sino-sino at saan sila nanggaling? Nagtanong kay Apostol Juan, ang anghel. Sabi ng anghel kay Apostol Juan, itong nakadamit ng puti na lino, saan ba sila nanggaling? O? Saan sila nanggaling? Sabi ng anghel kay Apostol Juan. Si Apostol Juan ay sumagot sa verse 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggagaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So ito mga kapatid, nabautismo na po tayo sa pangalan niya, napaputi na po ating ugali sa harapan ng Diyos. Kasi napatawa na po tayo sa bautismo. At ang dugo ng Panginoong Kristo po, sa pagtanggap ng bautismo, diyan po natin nakamit ang kanyang dugo. Kasi ang kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero kung natin alam ang Biblia, kaya mag-alinlangan po tayo, paano natin mag-iisa ng dugo ni Kristo? Dito po sa pangalan ng Panginoong Kristo po. Kasi ang pangalan niya ang nagpapatawad ng ating kasalanan. Ngayon, kung sa sinulat ni Apostol, hallelujah, Juan, na ang nagpaputi ng ating damit ay ang dugo ng kordero, na yun po mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pedro sa Buhat 38, magsisisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo upang patawarin ang iyong mga kasalanan. So yun pong ibig sabihin, mga kapatid, na yun pala, nais na mag-isa ng dugo ng Kristo sa kanyang dugo sa pamagitan ng kanyang pangalan. Kaya dito, pinaputi, no? Sinabi dito, at pinaputi ang kanyang damit sa dugo ng kordero. Kapag nabautismo na tayo, napatawa na talaga tayo sa pamakasalanan. Na sinabi po ni Isaias 1:18 na magsiparito kayo ngayon at mag-usapan tayo, no? Magkatuwiran tayo. Kahit kanong kapula ang inyong makasalanan, paputin ito na parang nibi, parang bagong pinaligo ang tupa. Ito po ang dugo ng Panginoong Kristo po. Sinulat ni Isaias yan, na kahit kanong kapula ang dugo ng Israel na kasalanan, parang dugo, pero ang nagpaputi diyan na parang nibi, parang bagong pinaligo ang tupa, ang dugo ng Panginoong Kristo po. Kaya nabautismo na po tayo, pero dapat lang tayo maglingkod ng tapat. Kasi sinabi po ni Panginoong Kristo po sa Matthew 24:13, siyang maglilingkod ng tapat hanggang wakas, siya lang maliligtas. So, ano natin yung tapat? Tapat po tayo sa lahat ng paraan. Anong gawin natin sa ating kapwa? Tulad na sinasabi sa Matthew 6:44, ibigin mo yung kaaway, o idalangin ninyo ang musing sa inyo. So, dapat gawin natin yan. Kasi utos po yan ng Panginoon. O, 6:44 sa Matthew. Then, dito po sa ano din, mga kapatid, hallelujah, sa Roma, sa Roma 12:21, sa Pablo,
Huwag kayong padaig ng masama sa pamamagitan ng masama. Daigin niyo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. At sinabi ni Apostle Pablo sa verse 19 to 20 na sa 12, mga kapatid, kung nagutom iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw iyong kaaway, painumin mo. So ganyan, hindi kailan, botismado na ako ngayon, pero ang kaaway mo, kinapupuutan mo pa rin. Pastor ako ngayon, pero napupuot ka rin sa iyong mga membro. Iba paano makamit natin na mayroon nilabag tayo na utos? Utos po yan. Ibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Di kung Christian ka, pastor ka, dapat isagawa mo yan. Utos yan ng Diyos. At sinabi ni Pablo, huwag kayong padaig ng masama sa pagitan ng masama. Daigin yung masama sa pagitan ng mabuti. Be not overcome evil of evil, but overcome evil with good. O, yun ang Christian. Yun ang pastor. Yun ang naglingkod ng tapat. Kailangan mo gawin yun. Iba ka ngayon, napupuot yung kapwa mo, kinapupuotan mo rin. O di, sayang naman ang pagkapastor natin, Christian. Sayang naman yung bautismo natin, tinanggap natin, na napatawad na po tayo sa kasalanan natin, may tatak na po sa noon natin sa pangalan ni Jesus, kasi pagdating ng 666, pagdating po ng itong balang na lalabas sa ilalim ng lupa, hindi tayo kagagatin. Pero yung pala, mga kapatid, hindi pa tayo karapat-dapat sa karya ng langit. Oh. Kasi yun po ang ibig sabihin, dapat tapat tayo. Oh, naglilingkod. Kaya ang lingkod, lahat ng utos ng Panginoon, alam niya. Lingkod, kaya hindi mo alam ang utos ng Panginoon. Paano ka makakamit ng ganding pala? Kung ikaw ay lingkod, hindi mo alam ang lahat ng utos ng inyong Panginoon. Oh. Dapat alam natin ang utos ng Panginoon upang na tayo'y bigyan po ng ganding pala. Kasi sinasabi ito sa 2 Timothy, basahin natin, 2 Timothy, sa 2 Timothy in chapter 4, verse 6 to 8, pakinggan natin ito. Ito po sinasabi ni Apostle Pablo, na siya po'y paalis na, siya na po ay, hallelujah, papunta na po sa kaharian ng ating Panginoon. Sinabi mo sa verse 6 to 8 sa 2 Timothy chapter 4, sapagat ako inaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na, nakipagbaka ako sa mabuting pagkipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Verse 8, buhat ngayon ay natatana na sa akin ang putong ng katuwiran na ibigay na sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, hindi lamang sa akin kundi sa lahat naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. So ito, mga kapatid, ikaw ba yung umasa ng paparito ng Panginoon? Pero sabi niya, Zoblob, pinabuti ko ang aking pakipagbaka, dapat laban tayo. May pakipagbaka ba na nakaupo lang? May pakipagbaka ba na nakahiga lang? May pakipagbaka ba na sabihin natin Christian? Doon naman sa ibang lakad, wala sa simbahan? O yung bang pakipagbaka? Nakipagbaka ka, hallelujah, sa Panginoon, hindi sa kaaway. Ang Panginoon, pakipagbakaan mo. Nakipaglaban ka sa Panginoon. Kasi dapat sa simbahan ka pupunta, doon ka sa kahalayan. Imbis kaya ang salita ng Diyos, ang itinisir mo sa Facebook, naninira ka ng kapwa mo sa Facebook. Oh. Nagmamalaki ka na yung sarili sa Facebook, nagpupost ko sa Facebook, pinarangalan mo sarili mo, nansisira ka na yung sarili kapwa mo. So yun ang masama. Oh, di ba? Kahit sa Facebook ngayon, may pastor, may mga post sila na mga negatibo na mga opinion. O di ba? Nakita yun ng mga membro. Di ba nakakasama din? Kasi may mga pastor na kaagad sila nagtapo ng salita na hindi nila alam kung masakit pala yan sa kapwa nila. O kasi marunong nga. Pero hindi mo nabantayan, nagawa pala ng Diablo yan. O paano pa yan mabawi yun? Natapos ka na magbitaw ng mga salita na masama. O okay lang. O magsisi ka sa Panginoon. Pero may mga tao, sabihin mo na, okay na siguro yun, napatawad na ako nila. Hindi mo alam. Kaya mag-ingat talaga tayo. Ang Christian ay Christian, ang pastor sa pastor, at saka ang pananampalataya, pinatunayan din yan ng ating magawa. Sinasabi ni Apostol Pablo, ulitin ko po, sa verse 6 sa 2 Timothy chapter 4 in verse 6, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Ito pala ang pag-alay sa dambana na tayo mamatay na po.
papunta tayo sa dambana ng Diyos. Tulad ng Panginoong Kristo po, na siya ay pinako sa cross, na namatay na po siya, inalay po ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan. Then, kailangan tayo, hanggang sa kamatayan, inalay po natin ating buhay para sa salita ng Diyos. Hindi po na, dahil na mayroong mga, sabihin natin, ating buhay, mayroon po na, ano, sabihin natin na, nag-treat sa ating buhay at saka natakot po tayo. So, huwag natin katakutan yan kasi tao lang po din sila. Matakot tayo sa Diyos na siya nabigay sa atin ng pagkataon, maglingkod po tayo at saka ipaglaban natin ang salita ng Diyos. Ano man mangyari sa limutan, hanggang sa ating pag-alis sa limutan, dapat matatag at matili po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po na Christian po tayo, subalit sa ating pamuhay, duwag hindi po tayo maroon lumaban ng katotohanan. Oh, maraming mga pastor ngayon sa mga Christian na hindi po nilalabanan, hindi sila maroon lumaban ng salita ng Diyos. No? Sumang-ayon lang po sila, kahit mali. No? Kahit mali, sumang-ayon tayo, huwag tayo sumang-ayon kung mali. Katotohanan, doon tayo sa ngayon. Pero may mga pastor ngayon, kahit alam ng katotohanan, binabalo lang po, basta lang ang mga membro manatili. Wala, hayaan mo sila mawala. Ay, importante, hindi ka mananagot sa harapan ng Diyos. Tanggapin mo, may mali ka. Pastor nga ako. Doon, ngayon, dahil si pastor, ang mga membro niya na hindi pa nakal mga totohanan, oh, kahit na kung mali, silang ayaw na niya. Kasi ayaw niya mawala ang membro. Kailangan iturong ang totohanan. Mawala man sila ng mga membro, importante, hindi ka managot ng kaluluwa nila. Kasi may mga pastor ngayon, kahit na po na mali ang pagtuturo, nagpapatuloy pa rin. Oh. Tingnan mo ngayon, itong disdiyusan, bawal sa Biblia. Eh bakit hanggang ngayon marami sumimang disdiyusan? Oh. Sinasana sila ng Diablo para pagdating ng 666, ganun ang ugali nila, sasamba pa rin sila ng disdiyusan. So ngayon pa lang ang Diablo, gumawa na po ng paraan upang ang tao, sanayan po sila sa pagsamba ng disdiyusan. Kaya hanggang dumating ang salot ng Diyos, ganun pa rin ang ginagawa nila. Maybe 20 sa pahayag. Pakinggan natin. Kahit na po dumating ang salot, hindi pa rin iniwan nila ang pagsamba ng demonyo. Kasi hanggang ngayon, nasanay po sila sa kaugalian ng pagsamba ng demonyo. Itong nagsamba sa Diyosan, Antichrist po yan, mga kapatid. Direkin na lang natin yan upang naman mabukas ang ating isipan. Antichrist, ang sumamba ng larawan, demonyo po ang sinasamba. Sinasabi ko, biblical, mga kapatid. Dito po sa payag ng Bibente, pakinggan natin. Praise God. At ang nalabi na mga tao na hindi pa napatay sa salot na ito, hindi sila nagsisisi sa mga kanilang mga ginagawa sa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo, sa mga diyos-diyosang ginto, pilak, tanso, bato, kahoy, hindi makita, hindi makakarinig, at hindi makakalakad man. So ang sama ng mga larawan, demonyo po ang sinasamba, Antichrist po yan. Magalit kayo? Ay, magalit kayo. Biblical po. Bakit? Hindi ba alam ng Panginoon ang isip mo ngayon? Hindi ba alam ng Panginoon ang puso mo ngayon? Ito ang ugali mo? Demonyo ang sinasamba ng mga tao. Nagsamba ng larawan. E ngayon, sasamba ka sa larawan, demonyo ang sinasamba mo, sinasabi ko. Ito po, salita ng Diyos. Na kahit sa salot, naranasan ng lupa, itong pandemic ngayon, di ba ito salot? E ngayon, pandemic, COVID-19, may COVID-19 na sa salimutan, wala pa bang sumimba ng Diyosan? Mayroon pa rin. Di ba natili ang salot? Kahit nakita na nila na itong pagsamba ng mga larawan, Diyosan, demonyo ang sinasamba. Eh ngayon, nakaranas ng pandemic ang salimutan kung COVID-19, iniwas na ba ng tao ang pagsamba ng Diyosan, larawan? Mayroon pa rin sumamba. Mayroon pa rin. Oh. Sana, magbagong buhay na po tayo. Bakit? Tinuruan kasi sila. Kaya sinasabi ko na nga, dapat ang paglilingkod sa Panginoon ang tinuturo ang katotohanan. Sinasabi ko nga, demonyo ang sinasamba ng mga sumasamba ng larawan. Ito po, pakinggan natin. Ang Diyos ang nagsasalita. Kung magalit kayo, magalit lang kayo, basta ang Diyos lang ang hindi magalit sa akin. Sinabi ko ang katotohanan. Ganito po ang mabasa natin. Ulitin ko po. Ang mga nalabi ng mga tao na hindi panamatay sa salot, anong salot na ito mga kapatid? Ito po ang mangyari sa Revelation 6, versikulo 12 hanggang 17, na mga tao po magtago sa lungib, sa bundok,
ang bundok mapatag at ang mga tao magsasabi, taburan mo kami sa mukha ng kordero sapagkat dumating na ang kanyang puot. Hindi pa po namatay ito, mga kapatid. At naabutan sila dito sa verse 20, kahit na po sila na hindi namatay sa mga salot na mga ito, hindi sila nagsisisi. Bakit? Sanay na sila ang tradisyon. Sanay na sa sumabalis diusan. Sanay na sila magluhod ng larawan. Mga kapatid, dumating na ang salot sa sanlibutan. Tingnan mo ngayon, wala namang sumabalis ng larawan, mayroon pa rin. Mayroon pa rin. E bakit ang salot natin lang ngayon, itong sakit na COVID-19? Mga kapatid, bakit natili ngayon? Kasi kahit nakita ng lupa ang salot na ito, mga kapatid, napakaraming kaluluwa. Napakaraming namatay ng mga tao. Pero ngayon, wala namang sumalis diyusan. Mayroon pa rin. Kaya ang galit ng Diyos hanggang ngayon, natili pa rin. Sana mabuka na po ang mata natin. Mabuka na po ang isipan natin. Magising na po tayo natutulog, mga kapatid ng katotohanan. Hindi po sang-ayon ang Diyos na sumamangalis diyusan. Kaya sinanin ang Diablo ngayon, mga kapatid, itong bula ang propeta ngayon na kumikilos ang libutan, ito ang nagtuturo ng mga tao. No? Pista-pista. Sinasabi ko ang katotohanan. Matakot, huwag tayong matakot. Kaya ang natatakot, wala kayong kabahagi sa karang langit. Sinasabi ko ang totoo. Mga kapatid, isang buhay lang ako. Pero dapat lang kaluluwa ay maliligtas. Isang kaluluwa lang ang kaluluwa ko. Pero maraming kaluluwa ang maliligtas. Kung maniwala lang kayo. Kapag sumumbakalis Diyosan, demonyo ang sinasamba ninyo. Pero hindi ka maniwala, kayo na ang mananagot, hindi na ako. Biblika lang po. Wala akong sinasabi, wala akong mababasa. Paano tayo makakamit ng kaligtasan? Paano tayo makikiisa ng biyaya ng Diyos kung hinatiiwasan ang pamumuhay na hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Dito tayo sa verse 15. Praise God. Kaya sila'y nasa harapan sa ruklukan ng Diyos at naglilingkod sila araw at gabi sa kanyang templo at sila'y nakaupo sa luklukan ay lululukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sa 16, sila hindi na magugutom pa ni mauhaw man. Hindi na sila tatamaan ng araw sa anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang nagiging pastor nila at sila'y patutungutan, pahintulutan ng mga bukal na tubig na buhay at pahira ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Ito po mga kapatid. Ngayon, kumusta man sa ating pamumuhay? Kumusta man ngayon ang ating mga Kristiyan? Wala pa ba tayong pagkulang sa Panginoon? Tama na ba? Bautismado tayo, Christian tayo. Tama na ba tayo may pananampalataya? Ngunit marami pa tayong dapat gawin na hindi natin ginagawa. Di ba sinasabi sa Hoseas 4:6, ang aking bayan nasisira dahil sa kulang ng kaalaman. Mga kapatid, tama na ba ang kaalaman natin ngayon? Komportable na ba tayo ngayon harap sa Panginoon? Kapag alis tayo sa limutan, sabi sa Pablo, iniingatan ko ang aking pananampalataya. Ang totoo may pananampalataya, may kasamang gawa yan, mga kapatid. Napalataya kaibigin mo ang kaaway mo? Napalataya ka ba na dalangin mo ang namuusing sa inyo? Napalataya ka ba pakainin mo yung kaaway? Painumin yung kaaway? Napalataya ka ba na huwag kang padaig ng masama, sumitan ng masama, daigin ng masama, sumitan ng mabuti? Di ba mga kapatid? Nagawa ba natin yung mga bagay na yan? At saka iniibig ba natin ang Diyos sa buong puso, buong tapat? Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mateo 22:37-38. Yun po ang malaking utos. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, tumutupad ng salita ng Diyos. Napakaraming salita ng Diyos dito dapat natin gawin, mga kapatid. Dito pa lang tayo sa isang kapitulo. Mahirapan na tayo magkaan ng isang oras. Makubos ka agad din sa oras. Hindi pa tayo nakaisip. Kasi ito pa, mayroon pa ano dito sa verse 15. Mga kapatid, kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos, naglingkod kanya sa araw at gabi sa kanyang templo, at siya'y nakaupo sa luklukan ng kaloob-looban, at sila'y kanya, sa kanyang tabernakulo. Sa 16,
Sila hindi na magugutom, ni mauhaw pa man, ni hindi na sila mainitan ng araw, sapagkat ang kordero nasa gitna ng luklukan na nagiging pastor nila at sila'y papatungutan sa mga bukal na tubig na buhay at papahiran ng Diyos ang bawat luha ng kanila mga mata. So ito po mga kapatid, iyak lang tayo dito. Iyak lang tayo sa ating kabigatian. Iyak lang tayo sa mga problema. Iyak lang natin nag-usig sa atin, mga kapatid. Papahiran ng Diyos yan. Pagdating sa kaharian ng langit, wala nang iyakan doon. Yun po ang pahid na espiritual. Dito sa lupa, oo, nilalait tayo. Sinisira tayo ng kapwa natin. Maraming kabigatian, problema, naipong dahilan na minsan lumuluha po tayo ng kaupo, lumuluha po tayo ng kahiga, lumuluha po tayo ng kalakad. Pero mga kapatid, papahiran ng Diyos yan doon sa kaharian. Wala nang iyakan doon, wala nang sumpa doon, wala nang init doon, walang gabi. Kasi ang kordero, ang ating Panginoong Kristo po, siya ang liwanag sa ating bawat isa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos at pag-aralan, mapalad ang namatay ngayon, naglilingkod. At narinig, sabi pa ni Apostol Juan, "And I heard a voice from heaven saying unto me, write, isulat mo, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth." Pagpapalain tayo dyan, mga kapatid, basta naglingkod lang tayo, mamatay tayo ng lingkod. Pero kung namatay tayo na doon sa kalayan, doon sa sugalan, sa inuman, doon natin sa mga sabihin natin lakad na wala sa kaharian ng langit, walang pagpapala dyan. Kahit pastor ka, kahit Christian ka, kung wala ka, hallelujah, ng lingkod, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Christian ka lang, hindi ka ng lingkod. Madaling sabihin Christian, madaling sabihin bautismado, madaling sabihin pastor, pero ang pamumuhay natin, hindi po kapaniwalaan sa harapan ng tao at sa mga hindi Kristiyan. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Napakalaga po ng salita ng Diyos ating pinag-aralan. Ayon ang Panginoon na sa ating pamuhay ngayon, ito po ay masayang lamang ang oras na binigay po sa atin. Napakalaki ng biyaya ng Diyos para sa ating mga kapatid. Hallelujah. Yun po tandaan natin. Buksan natin ang, hallelujah, na may oras po tayo. Buksan natin ang Kapitulo 8. Dito po sa pang-7 na silyo. Buksan natin. Dito mga kapatid, kasi sinabi po dito sa, hallelujah, Kapitulo 7, versikulo 1, ato sa 2, na huwag mo nang pinsalain dagat, purong kahoy, lahat ng, hallelujah, mga bagay sa lupa. Kasi sa pang-7 na silyo, titinig na po ang trumpita. Sa unang trumpita, pakinggan natin. Kapitulo 8, versikulo 1, ato sa 12, pakinggan natin. At nang buksan ang 7 tatak, ay naroon ako ang katahimikan sa langit na may kalahating oras. So 30 minutes, kalahati oras doon sa langit na si Apostol Juan nandoon sa kanyang sumitan ng Espiritu Santo, ng kanyang Espiritu, siya po ay nakikinig ng isang kalahating oras, mga kapatid, sa kalahating oras, wala siyang narinig, katahimikan doon sa langit. Pakinggan natin. Nagkaroon ng katahimikan doon sa langit at nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos na sila'y binigyan ng 7 pakakap, ito na trumpita. Sa pang-7 silyo, titinig na ang trumpita, itong pakakap, kasi sa pang-6 pa lang na silyo, binalik na sa Israel ang kaligtasan. Ito, titinig na ang trumpita. Sa pang-7 silyo, titinig na ang trumpita. Ngayon, pang-5 silyo tayo ngayon. Isang silyo na lang, isang katuparan ng banal na aklat. Isang silyo na lang, mga kapatid, hindi magbigay ang liwanag ng araw at ang buwan at ang bituin mahulog sa lupa. Pang-7 tatak, titinig na po ang trumpita. Pang-7 trumpita, mabubuhay na ang mga patay. Pakinggan natin. Sa verse 2, at nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos na sila binigyan ng 7 pakakap. Verse 3, dumating ang ibang anghel at tumayo sa harapan ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang dinagdag ito sa mga paningin at panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambana na ginto na nasa harapan ng luklukan. Nandoon na po mga kaluluwa, nagkasama na po sila mga banal na sila po mga kapatid ng langin. Kasama na tayo dito.
kung tayo mamatay na po, na abot tayo mamatay, naglingkod sa Panginoon, kasama tayo dito sa panalangin na ito kasi hindi pa po ito sinasagawa. Pinapakita na po ito kay Apostol Juan. Kasi mabuo na po dito, ang lahat ng mga hintil ay nandoon na po sa kaharian kasi ang pagkabuo kasi doon na sa kaharian kasi habang sa lupa po tayo, hindi pa tayo sigurado na talaga mananaig tayo kung hindi tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod. Kaya ang bilang mga kapatid doon po sa kaharian ng langit, hindi sa lupa. Kasi sa lupa po mga kapatid, marami pang Kristiyan ngayon na hindi naglilingkod. Pero ito mga kapatid, pag nabuo na po sa langit na talaga, buo na po sa langit, nakita po sa lupa dito sa pahayag chapter 7 in verse 9. Diretso po tayo sa verse 4. Sabi dito, at ang usok ng kamanyang ay lalakip sa mga panalangin ng mga banal at nalangin na napailang lang mula sa kamay ng mga anghel sa harapan ng Diyos. Verse 5. At kinuha ng anghel ang suuban ng kamanyan at pinuno ang naapoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng malaking kulog at ang tinig ng at mga kidlat at isang lindol, no? Lumindol. At ang pitong anghel na may pitong pakakak naghahanda na upang umihip. Ito na. Verse 7. Pakinggan natin. At umihip ang una anghel, umihip ng unang pakakak at umula ng graniso, apoy at dugo. At itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang mga lahat ng mga sariwang damo ay nasunog. Ito po yung sinasabi sa dito po sa pahayag 7 verse 1 at 2 na huwag mo nang pinsalain ang dagat, lupa at ang lahat ng damo. Dito na po sa unang pakakak pa lang, ito ang unang mangyari, no? Tatlong bahagi po ang mapinsala dito sa ibabaw ng lupa, no? Sa verse 8, umihip ang pangalawang anghel ng kanyang pakakak at tulad ng isang malaking bundok na naliyab na apoy na usok at nahulog sa dagat at ikatlong bahagi sa dagat ng mga na naging dugo at namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na nasa may buhay na ikatlong bahagi ng daong ay nangawalat. So mga barko, ang mga barko sa kung ilan barko ang lumutang sa dagat, tatlong bahagi ang masisira. Then, kung anong buhay sa ilalim ng dagat, tatlong bahagi din mamatay. So, yun po ang pangalawang pakakak na nakita na po ni Apostolo na pinapatinig na, tuminig na po itong mga kapatid sa harapan ni Apostolo Juan. Ang ating nakita lang ngayon, ang mga palatandaan. Ano mga pangyayari ngayon? Ito po yung palatandaan mga kapatid na ito na talaga ay unang pakakak. Kapag nasunog na po ang damo, tatlong bahagi, tibok sa buong sanlibutan, may balita po sa CNN, ano bang balita na nasunog na po ang, hallelujah, sabihin natin, tatlong bahagi sa buong sanlibutan na mga, sabihin natin, damo, kahoy, anumang bagay sa lupa. So, alam natin, unang pakakak na po yan dito sa Biblia. Kasi tuminig na po ito, pinapakita ng Panginoon kay Apostol Juan upang ang palatandaan na lang ating pinaghandaan. Itong palatandaan, alam natin, pangalawa na itong pakakak kasi may mga patay sa isda, sa dagat, tatlong bahagi, at saka mga barko, nawasak ang mga barko. Alam natin yan, yun po ang palatandaan ng pangalawang trumpeta, pangalawang pakakak. So yun na po ang palatandaan. Pero pinatinig na po dito, no? Pinatinig na po ito ng Panginoon at saka sinulat na po ito ang mga pangyayari. Ito po ang pangyayari, palatandaan lang po ito. Pero sa ibig sabihin, kung alam pa lang natin ang Biblia, alam natin anong panahon na tayo ngayon. So ang totoo ngayon, panglimang sildo tayo, panglimang tatak. So bilang mga hintay natin hinintay, kaya may nagbautismo pa ngayon. Kasi bawat bautismo, nakadagdag po yan sa mga bilang ng mga apostol. Yung pinakasulat sa, hallelujah, Acts 2 in verse 41 up to 47, na bawat araw dinagdag ang mga liningtas. Kaya ang bautismado ngayon na naglilingkod, sigurado talaga. Basta maglingkod lang po tayo. Kasi maraming bautismado ngayon na naglilingkod na huwag na kayong magpahuli. Maglingkod na tayo. Kasi bautismado na po tayo. Kasi dapat na tayo maglingkod kasi panglimang silyo na tayo ngayon. Kung isa katuparan na po ang pang-anim, hindi na magbigay ang liwanag. Bakit hindi pa natupad ang pang-anim? Hindi pa buo ang bilang na hintil. Maraming Kristiyan bautismado ngayon, naglilingkod, bumalik sa sanlibutan, kaya hindi kasali sa bilang yan. Kasi alam ng Panginoon ang isip ng tao at ang puso ng tao kung ano ang kanyang pamumuhay. Kaya hindi makasali sa bilang sa harapan ng Diyos. Ngayon, kung meron naman bautismado ngayon, naglilingkod ng tapat, makasama ng bilang yan. At kung loobin ng Panginoon, hanggang sa ating pag-alis sa libutan, nandyan pa rin tayo sa kamay ng Panginoon. Verse 9. Verse 10. At umihip ng pangatlong anghel
At umihip ang pangatlong anghel, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliab na gaya ng isang sulo, nahulog sa ikatlong bahagi ng ilog na bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahinho, mapait. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay Ahinho, ay naging Ahinho na mapait. At maraming tao ang namamatay dahil sa tubig sa kanyang, dahil ang tubig ay pumait. So maraming tao namamatay. So pangatlo, no? Kamali tayo. O pangatlo, pangatlong trumbita, ang tubig, maraming namatay ng tao makainom. So ngayon, makainom pa rin ng tubig kahit sa gripo. Bumili tayo doon ngayon, no? Wala, hindi tayo nahilo dyan. So wala pa. Wala pa to. Wala pa tong ano, mga patid. Hindi pa to. Kaya sinabi ko na nga, pang limang tatak tayo ngayon. Ngayon, pang anim, pang pito, ito na ang titinig. Pang patatlong trumpeta po ito na hinipan anghel na pinapakita ng Panginoon kay Apostol Juan kung anong nangyari. Ang isang bituin mahulog po sa ilog. At saka ang tatlong bahagi ng ilog, siya ay papait. At saka ang makainom, tatlong bahagi sa lupa, maraming taong mamatay. So ito po mga kapatid ang pangtatlong trumpeta na pakakap na hinipan anghel sa harapan ni Apostol Juan. Kaya ang palatandaan lang po ngayon ating tinitingnan kung ano ba panahon natin ngayon. So yun po ang ibig sabihin. Ito po tayo sa pang-apat, mga kapatid. Sa verse 12, sa 8-12 sa pahayag. At umihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang tatlong bahagi ng buwan at ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila na upang ang ikatlong bahagi ng mga maghapon ay huwag magliwanag, sa gayon din naman ang gabi. At nakita ko, narinig ko ang isang agila na lumilipad sa gitna ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakap na tatlong anghel na ihipa na. So, ng pang-apat po, mga kapatid na trumpeta, kapatid na hinipan po ng anghel, ito po nakita ni Apostol Juan na isang anghel, isang agila lumilipad na sinabi kahabag-habag ang lahat ng mananahan sa lupa pag tining pa ng pang-tatlong trumpita. Itong tatlong trumpita, dito na nalabas ang 666. Dito na nalabas ang halimaw. Pero dito sa panglima, dito lalabas ang balang na kagagat ng tao at ang tao hanap ng kamatayan. So mga kapatid, dito muna tayo magtapos kasi nahabalo tayo ng oras. So dito muna tayo magtapos ang apat na trumpeta. Bukas, buksan po natin ang panglima, panganim, pampito. Dito natin malalaman ang mga panahon ngayon. Kung ano ba talaga ang kapanahonan ngayon. So tanda po natin, sa pang-apat na trumpeta na tumitinig, sa panglima, panganim, pampito, lulubi ng Diyos, bukas, buksan po natin. So ito po ang ating pinag-aral muna ngayon. Sana maghanda po tayo sa pumuhay sa bawat araw ngayon, ang mga kapatid. Malapit na po. Hallelujah. Kasi limang silyo tayo ngayon, limang tatak tayo ngayon, pang-anim na tatak, balik na po si Israel ang kaligtasan. So nakita ang Apostol Juan po sa City Nuevi, doon sa langit, nandoon na po ang lahat, uri ng tao, wika, bansa, lipi, nandoon na po sa luklukan ng Dambana. Mga kaluluwa po yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po yan tao pa. Kaluluwa pa yan. Kasi ang katawan nila na sa lupa pa po. Kasi ang tao, kumpleto tulad natin. Puro kaluluwa yan mga kapatid, ayon po sa Revelation 20, versikulo 4. Ang nakikita ang busuluan, mga kaluluwa yan. So mga kapatid, maraming salamat po. Sa iyong pagsubaybay sa oras na ito, ako pilus po salamat sa Panginoon, salamat sa nakatingin ng live na ito. So mas ating kapayapaan, biyaya ka ng loob natin ng Kristo po. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, sa pag-aisa po ng Apostolic Believers of Christ. Mga kapatid, hallelujah, ako po ay lubos na pagpasalamat sa bawat isa, lalo na sa mga sisir nito. I-share lang po natin itong video natin, itong ating live, kasi malaki po ang ikakatulong ito sa ating pamumuhay. Huwag tayong matakot, ang katotohanan ang ay katotohanan. Mamatay man tayo, mamatay, ay importante mamatay tayo na lingkod ng Panginoon. Maraming salamat po, suma sa atin ang kapayapaan. Biyaya, kagandang loob na ating Kristo po. Grace, mercy, and peace. Divide us. Amen.